Good morning muli mga tol. Update tayo sa re-roofing project natin. Ito na yung natapos natin ngayong araw. Nagkabit na natin yung yero dito sa may ports banda. Tsaka yung gutter niya mga tol. Ito naman yung bandang left side na part ng bahay. Ayun siya yung natin. Sa ports. Dito naman tayo sa bandang right side. Ayun siya mga tol, nalagyan na rin natin ng ng bubong yung ports natin. Tsaka nakapag-umpisa na rin tayo na maglatag ng yero dito sa may main house. Medyo may katagalan yung paglatag natin dito mga tol kasi dito sa sa may attic niya. Kailangan tayo magtabas ng mga yero dito. Ito na yung itsura niya sa taas mga tol. Nagbabaklas din tayo ng mga yero dito. Kasi yung ginagawa natin baklas kabit lang dito para hindi tayo mataranta kung sakaling bulan. Ayan na siya oh. Nalatag na tayo na nila. Yan tatlong piraso. Tinatanggal namin kasi yung dito yung mga nakadikit na sealant sa ulo ng ng screw natin para madaling tayo. Ayan na siya mga tol, natapos na natin yung para dito sa attic. Yung balay gutter nga pala natin dito ay stainless na yung ginamit natin mga tol. Ayan siya yung makintab, yan yung balay gutter natin. Stainless yung nilagay natin dito para pang matagalan. Pag yung ordinaryong lang kasi yan yung unang nasisira sa mga balay gutter. Mga may attic na yan, yan yung unang nasisira mga tol. Lalo na pag napupuno ng mga daon-daon. Yan magsisimulang mabubutas. Mahirap pa naman tanggalin yan. Tsaka palitan. Tignan naman natin sa kabilang project kung ano na yung natapos nila doon. Nakagat na nila ngayon yung dito yung side flashing natin. Natapos na nila yung sa roofing. Mga flashing na lang yung kinakabit saka mga gutter. Ito na yung banawi type na gutter natin mga tol na install na nila. Yun. Tignan natin sa taas. Ito naman yung side flashing. Yan. Diyan natin kinakabit yung flashing mga tol. Importante din yan pag malakas yung hangin para hindi anuin ng hangin yung yero natin. Yan yung kantuan natin ng gutter to side flashing. Kulang pa ng rivet to yan sa ibabaw. Bale yung roofing nito ay 0.4 lang mga tol na rib type. May may wall flashing pa dito sa taas mga tol. Dito banda, yan. Pero hindi pa napipinish yan. Panghuli na lang siguro yan. Ito naman yung natin sa harap. Side flashing. Dadagdag na lang tayo ng rivet dito sa mga gutter natin mga tol para sure ball. Matibay siya. Bali, update na lang sila ngayon. Matatapos na nila ngayon to. Balik na ulit tayo sa natin sa re-roofing project natin mga tol. Medyo mabigat yung yero natin dito mga tol, 0.6 kasi yan, tsaka mahaba. Medyo nahihirapan tayong magtaas yan.
Lunch break natin mga tol, pahinga muna tayo dito sa ano, ilalim ng puno ng mangga. Mas presko kasi rito eh. Parang ulan mga tol, makulimlim yung kalangitan. Saka mahangin na siya. Ayan o. May isang yero pa tayo na hindi na tatakpan dun sa taas. Ito siya, ginugupit pa lang yung ano rito. Tatabasin pa lang to. Maambon na siya mga tol. Baba muna tayo rito. Delikado yung ano. Yero madulas. Sabado ngayon mga tol, sigurado magpapainom ngayon si Boching. Bumaba muna kami mga tol, umaambon, delikado. Madulas yung ano natin, yero. Pakita ko na lang muna yung ports ni Boching natin mga tol. Yan siya, yan yung baluster niya, yung kulay maroon. Ceramic na baluster yan mga tol, 4x4 na ceramic. May ano yan, may simento sa loob. Ito naman yung pasama, no? 12x12 naman na ano to. Ceramic tiles din mga tol. Kulay ano siya, pink. Pinkish. O beige, ewan ko anong kulay yan. Yan yung baluster mga tol. Yan, yan yung mga uso noon, mga na 19, early 90s na ginawa to. Nasa 15 years na rin na ano itong mga tol, na nagawa yung bahay. Ito naman yung bobida. Drop ceiling. Yan yung mga uso noon. Pero yung uso na ngayon, mga ano na, mga cove ceiling. Yan yung mga uso na ngayon eh, mga modern. Ayun. Yan yung mga kambing ni Bossing. Kakatayin daw natin yung isa dyan pag natapos natin ng 2 weeks yung ano re-roofing project natin na. Yun oh, sa bata ba yung isa oh. Break time. Alaksin ko na daw mga tol, bumaba na yung mga boys. Papakita ko lang sa inyo kung yung natapos natin sa 6 na araw. Yan. Nabubungan na rin natin dito sa may atik na isa mga tol. Yung maliit na atik. Yan siya. Tapos dito. Dito na kami banda. Bale, may isang atik pa kasi ito na ano, mas malaki. Dito kami nagtatagal sa ano eh, sa atik kasi maraming ano yan, maraming tabasan diyan ng yero. Siguro matatapos na rin 'to na next week. Papa nang boy. Nagko-concert si Bossing, mga tol. While your traces disappear. Ayun siya, oh.
Justice! Ayan mga tropa natin. Yes, night. Sabado nights ngayon eh. Still alive. Where the snow is going down. So ayan yung kaganapan natin sa loob ng anim na araw mga tol. Yung mga nagtatanong pala sa bungalow project natin, hindi pa natin tuluyang na tatapos yun kasi pinatigil muna ni ano ni Bossing yung paggawa doon kasi medyo kapos na sa budget. Bali kagabit na lang natin yung ano doon, yung bintana, tapos stop na tayo doon. Pero hindi pa natin na kagabit yun. Sa susunod na video, alamin natin kung magkano yung ano doon, yung nagastos niya. Gaya ng dati, bago ko tayo magtapos, shoutout muna tayo. Shoutout kay Boss Angelo, kay Sir Alan Alcantara ng San Fabian, Pangasinan, at saka kay Ram Metric ng Cagayan de Oro City. So hanggang dito na lang muli. See you sa next video mga tol.